Isang maganda at mapagpalang araw mga ka-farmers. Ayan, napakarami nating naipon na tubig buong magdamag. Ayan, so nakaipon lang siguro tayo ng mga 4 liters na tubig. So panoorin natin yung video kung saan makikita nyo yung naipon natin na tubig sa buong magdamag. And kung paano natin baguhin or after nating mabago yung ating bukal or hukayin muli yung bukal at mag-install ng panibagong tubo. Ayan. So panoorin natin guys and panoorin din natin yung mga natapos na nalinisin or tabasan sa pagitan. Let's go! Titingnan natin ang laman kung malakas ang tulo. Nako, mayroon ang tulo, papatak-patak. Hanggang doon pa lang, hindi pa umabot sa... outlet. Tulo. Magdamag to, ang ganda pa lang ang tubig. Ayan, tulo niya. So ayun guys yung naipon natin sa buong magdamag after nating ma-install to. And let's go baguhin na natin habang nagtataba sila. Eh hukayin natin muli and hanapin natin yung medyo malakas na bukal. Tinabasa namin sa Loysoy, pupunta doon sa Mohon. Punta doon sa isang puno ng nyuk. Masyadong matalag sa mga puno ng jimilina. Ayan po ang jimilina. Papunta ron sa kabila. Malinis na yon. Ito na lang. Iulid na sa Loysoy. Pababa. Hindi pa tabasan. Sa Loysoy. Punta doon sa Mohon. Linis na. Sa Loysoy. Tapos. Dabo pa. Konti na lang to. Sa Loysoy, mababa, pababa, papunta doon sa gilid ng dam. May kawayan. Ito, tapos ito. Ayan, sa Loysoy. Tapos na yan. Ibaba na tayo. Hapon na. Alas 5 na. Thank you.
lambre. Lambre. Yung kabila, tabasan-tabasan yung kabila. Ito yung puno na, oh, panong puno ito. Yan yung puno na yan, nagabunga daw ng parang chiko. So ayun guys, hindi natin nakuna ng video yung paghuhukay natin ng panibago dun sa ating bukal para mahanap yung mas malakas na nabalong ng tubig or bukal ng tubig. And ito ngayon, papakita ko rin sa inyo yung natapos nating tabasin. So umabot na tayo dun sa hangganan sa itaas. And ito nga yung makikita dito sa itaas, may mga madre cacao or kakawati dito na pwede nating kuna ng pambakod. And kunan at the same time ng pagkain ng ating mga alaga. So ito pa yung natitirang tabasin and aabot pa daw ito according doon sa nagtatabas ng apat na araw. So let's go, tingnan natin yung balon guys. Ito yung balon. Tiramba ka ng bato. Ayan, PVC. Galing doon sa ilalim ng bato na yun. So ayun mga ka-farmers, doon pa rin tayo naghukay sa dati nating hinukay na balong ng tubig. And doon pa rin tayo naghanap ng mas malakas na balong ng tubig or bukal ng tubig sa ilalim ng malaking bato. And ayan, tingnan natin kung nakaipon ba tayo ng mas marami or higit pa sa buong magdamag doon sa ating DIY water tank. Ayan, let's see guys kung nakaipon tayo ng mas maraming tubig sa buong magdamag. And nakikita nyo naman, dito natin pinadaan yung hose sa ilalim ng mga buho. Ayan, napakaraming buho dito. And gagamitin natin yan sa paggagawa ng mga cages or bahay ng ating mga alaga, tulad ng manok, Muscovy duck. Ayan, mag-aalaga din tayo ng rabbit and iba pa. So dito natin kukunin lahat yung source sa pagbuo ng kanilang pen or house or cage, ayan, ng ating mga alaga.
So, napakarami ditong buho. And then, yan na yung lilinisin natin sa mga sunod na araw. So, bago natin nalinisin yan, ay ititigil muna natin yung pagtatabas kasi kailangan na nating patagin itong lupa this coming few days. So, bukas sisimula natin guys yung pagpapatag ng lupa kasi naayos naman na natin itong ating water tank, naayos na natin yung ating bukal at pinagkukunan ng tubig para dito sa farm. So, magpapatag na muna tayo para at the same time, maumpisa na rin natin yung pagtatayo ng kubo and nang mailipat na rin natin dito yung mga halaman at iba pa nating mga alagang hayop na pwede na nating ilipat dito and nakikisuyo lang tayo na malagay muna sa kulungan ni na paring Ogi. Ayan. So ililipat na rin natin dito yon. And guys, tingnan natin kung ano nga bang nangyari dun sa pagbabago natin or paghahanap ng bagong spot ng mas malakas na bukal. Let's go. Papunta sa drum. Puno na yung drum, puno na. Puno na. Magdamag, puno ang drum. Ay, lumakas-lakas yung balong inukay. Inukay. So ayun guys, napakasaya natin ngayong araw na to kasi hindi tayo nabigo sa paghahanap ng mas malakas na balong or bukal ng tubig. Ayan. And bukas abangan nyo or sa mga susunod na video abangan nyo kasi hukayin na natin itong lugar na to and ito dito natin itatayo yung ating kubo malapit sa tangke. Ayan. So dating kubo din yung nakatayo dito kaya medyo patag na and dyan natin itatayo ulit yung kubo and may napakagandang overlooking sa ibaba yung dam. So abangan nyo guys yung magaganda pa nating content. Thank you and God bless us all.